Latest na tayo sa showbiz, hatid ni MJ Marfori. Hola, MJ! Hola, Cheryl. Eto ha, naungkat ang past relationship na Claudine Barreto at Mark Anthony Fernandez na wala palang closure. Aba, napaturubak ang dalawa dahil muli silang magkasama sa isang pelikula ha. At sabi nga ni Claudine, hindi man sila nagkita ng ex-boyfriend na si Mark ay mabait at hindi naman daw ito nagbago. Wow! Nagiging punchline nga raw nila ang love is lovelier the second time around dahil daw sa kanilang experience, panigurado na maraming surprise sa kanilang future movie na Deception. Abangan yan ano, at syempre kahapon niya yung story ko noon and dumalo tayo doon. Babalitaan namin kayo sa mga updates patungkol kay Mark Anthony and Claudine. Pero eto naman tayo, usap-usapan naman kung talaga bang na-vandalize yung mga billboard ng upcoming anime series na 13. Caption dito ng Netflix, anong klaseng monster kaya ang nasa likod nito? Nakakaloka, malalaman daw nila ito at hahuntingin nila. Pero in fairness, sobrang creepy talaga ha. Ang 13 ay Pinoy graphic novel na tungkol sa mysterious crimes na nangyayari po sa Maynila kung saan sangkot ang mga supernatural elements of folklore characters natin dito sa Pilipinas. Bida rito ang boses si Liza Soberano naging training ground niya ang kanilang bahay dahil daw talaga nagtagalog only policy sila for weeks bago siya mag-voice acting dito. At syempre, sumalang din daw siya sa voice training para ma-proud ang kanyang mga kababayan at fans. I didn't have to audition. It was actually, I was asked by my manager if I was interested in doing it. And I was asked last year, 2020. And at first, I was telling everybody earlier that I was kind of hesitant because, of course, it's something that I'm not used to doing. And okay. Like anyone, I was scared of jumping outside of my comfort zone. And it's a completely different genre, too. So I was scared to accept it because I didn't want to fail, of course. And I didn't want it to go bad because the story is so nice and promising. And I also read the comics too. And I really just wanted to do justice to the character and to the story. And I'm glad that I did push through with doing it because it is an amazing story. And I just can't wait for everybody to know more about it because it's so rich in culture and in mythology and everything. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ.